What's up sa inyo mga boss? Pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba pinagkaiba doon sa mga vlogger na nagbibigay ng tulong na nagbibideo o doon sa mga vlogger na nagbibigay ng tulong na walang video na pinapakita. So yan ang tatalakayin natin ngayon sa vlog na ito. Pero bago yan, siyempre, intro muna tayo. Yun nga, may nagtanong sa akin na kaibigan na kung ano daw ang opinion ko tungkol sa mga vlogger na gumagawa ng content na kung saan naghahanap sila ng mahirap, pulubi, taong grasa, kung ano-ano man yan. Tapos, binibigyan na ng tulong na naka-record, naka-video. Kung ano daw ang masasabi ko doon. Tapos, kung ano din ang masasabi ko doon sa kabilang side naman na mga vlogger, di ba? May kilala naman tayong mga vlogger na hindi natin nakikita sa social media na tumutulong sila, pero nalalaman natin na tumutulong talaga sila yung ibang tao na magkukwento sa atin. Kung ano daw yung masasabi ko dun sa ano, sa mga vlogger na tumutulong pero hindi nagbibideo. Ngayon, yun nga ang pag-uusapan natin ngayon, ano, kasi papansin naman natin yun sa social media na dumadami na talagang gumagawa ng ganong klaseng content na namimigay ng pera sa kalye, di ba? Yung iba nga, mga motovlogger, di ba? Namimigay ng mga pera, namimigay ng tulong sa mga nakikita sa kalsada, ng, di ba? Yung mga mahihirap. Tapos, dalawa kasi ang opinion ko dyan ha, para sa akin, ha, mga boss. Ha. Dalawa kasi ang opinion ko dyan sa dalawang magkaiba na, ano, na yan, content na ginagawa dito sa social media. Dalawa. Kasi, may mga vlogger kasi na, ano, na nagbibigay talaga ng tulong pero hindi gumagamit ng camera. Hindi nila pinapakita yung kung magkano, kung ano yung naitulong nila sa mga hihirap, sa mga nangangailangan. Meron talaga mga vlogger na gumagawa na naririnig ko. Meron talaga nun. Kaso nga lang, nagiging pangit naman sa kabilang side na yung mga vlogger na namibigay ng tulong, tapos gumagamit ng camera, nare-record. Siyempre, alam mo naman natin, di ba, na ano, yung mababasa natin sa mga comment section na gumagamit ng ginagamit lang daw nila yung mahihirap para pagkakitaan, di ba? Sa madaling salita, content nila yon na magala, maghanap ng mga pulubi, di ba, mga taong grasa. Tapos bibidyohan nila na, tapos sa video na yun, bibigyan nila ng pera, interviewin konti, tapos i-upload na, pagkakitaan na. Di ba? So, para sa akin na, okay lang yun na ano, para sa akin, sa akin lang, para sa akin. Okay naman sa akin na tumulong ka tapos binidyo mo. Okay sa akin yun. Kasi ang sinasabi kasi ng iba na tumulong ka, halimbawa nagbigay ng 20 mil, halimbawa lang. Ang balik kasi nun sa video mo, kasi million views, mas malaki kitain mo. Pero okay lang sa akin na kung nagamit man yung ano na yun, na yung pulubi na yun para pagkakitaan siya, at least natulungan siya. Kaysa doon sa mga nagko-comment na ginagamit na siya, wala namang naitulong. 'Di ba? Ang hirap kasi magbigay ng wow, ito, ko-comment ako sa about sa opinion ko diyan eh, mababasa ko rito kasi para sa akin okay lang 'yun eh. Ang hindi lang kasi okay dito, kung ang intention mo talaga na pagkakitaan lang 'yung mahihirap. Pero kung ang intention mo naman tumulong at documentation lang 'yung ginawa mong pagbibideo, okay 'yun. Okay sa akin 'yun. Pero kung tulad nga sabi ko na may iba kasi mga vlogger na ginagamit yung ano, mahihirap para pagkakitaan. Yan ang pangit. Pero mayroon naman mga vlogger na yun talaga na tumutulong talaga sila. Baga, for documentation na lang ang pagbibideo nila. Meron ganun eh, di ba? Yun nga kasi sinasabi ng iba na, uy, si ano, nag-upload na naman, oh, namigay na naman ng pera sa mga pulubi, oh. Ang galing talaga mang uto nito, ginagamit yung mga mahihirap para pagkakitaan. Tama, tama, tama naman. Yun ang tinatawag na poverty porn. Poverty porn. Hindi mo na ako ganun kagaling magpaliwanag sa pabot sa ganyan. Ha? Ang idol natin sa ganyan, magaling magpaliwanag sila, ano? Attorney Libayan. Yan, magagaling dyan. Magagaling yung mga yan, attorney yan eh. Pero, sa, ang hirap kasi ng ano-ano. Tama naman yung sinasabi ng iba na ginagamit na yung mahirap para pagkakitaan. Ang hindi lang tama doon, yung
Uhusgahan mo yung isang tao na nagbigay ng tulong, tapos naka-record, parang, eh, mali din naman yung taong nag-comment doon. Malay natin. Kasi para sa akin na, yung, ito pa, isa pa nalimutan ko ngayon, walang naalala. Ang pagbibigay kasi ng tulong na naka-video, at intention mo talaga na tumulong talaga, hindi yung fake, fake lang ano, na peke ka lang kasi ba magaling ka lang sa harap ng camera. Kumbaga yung iba kasi na nagbibigay ng tulong na naka-video, parang gusto nilang ipaabot sa maraming tao sa iba't ibang sulok ng kung saan man Pilipinas na tumutulong sila. Ngayon, yung video na na-record nila na nagbibigay sila ng tulong sa mahihirap, pag napanood ng ibang tao yun na mahihirap din, pwedeng humingi sa kanya ng tulong eh. Di ba parang, yun para din sa akin yung opinion ko rin, isa pang opinion ko na ano, mas maganda rin na nagbigay ka ng tulong na na-record. Kasi parang yung video na na-record mo at in-upload mo sa Facebook, mapapanood ng ibang tao na mahirap din. Mag-comment, malay natin, mag-comment doon sa video, boss, o oh, sir, pahingi naman ng tulong. At nabasa mo, pwede mo silang puntahan para tulungan. Parang, parang yung video na documentation mo na pagtutulong mo na may video, parang ikinakalat lang nila yung ano eh, yung video nila na, oh, pinapakita nila doon sa video na kahit sino pwede nilang tulungan. Di ba, ano, parang, you know, nagagets nyo, parang, ako nagigets, parang hindi ko lang kaya silang ipaliwanag nung paano ba ito ipapaliwanag po tayo na hindi naman ganun kalalim ang utak ko bakit nandito ako sa usapang ganito ah. Di ba parang ano lang eh, yung video na yon pinapakita nila na tumutulong sila. Ngayon, pag napanood na ibang tao yon pwedeng humingi ng tulong sa kanila, siyempre tutulungan nila yon. Parang ganun lang. Di ba? Alam mo naman natin sa panahon ngayon na marami talagang gumagawa ng ganung klaseng content yan. Nagbibigay ng pera sa mga street dwellers tapos naka-video. Maraming gumagawa niyan, motovlogger tulad ng sabi ko kanina, tapos nagpapanggap na pulubi, tapos natulong, tapos tutulungan pala niya yung tumulong sa kanya. Maraming ganyan eh, na anong maraming ganyan na gumagawa ng content. Ang hirap lang kasi na sabi nga ng iba, 'di ba? Poverty porn. Poverty porn. Ginagamit na naman yung mahihirap para pagkakitaan. Tama naman, 'di ba? Tama yun. Yung sinabi ng iba na ginagamit nyo lang ang mahihirap para pagkakitaan kung yun ang intention ng isang vlogger. Pero kung ang isang vlogger naman at ang intention niya ay tumulong lang at yung nire-record niya ang video ay for documentation lang para sa mga nagawa niya, kaya nga documentation eh. Okay yun. Ang hindi lang okay, yung tangina na, may ibang vlogger kasi eh, may mahirap niya no. May bigyan natin pera tapos bigyan mo ako 1,000,000 pesos to. Tutulungan natin ng 5,000 to tapos kikitain natin na 100,000. Merong ganun na vlogger eh, na ginagamit lang talaga yung mahihirap. Merong ganun. Pero kung yung ibang vlogger naman ang intention lang tumulong at documentation lang habol, okay yan, good. Good yun. Wala akong masamang komento doon. Ang meron lang tayong masamang komento doon, yun sa mga vlogger talaga na ang intention lang na sariling nagbigay ng tulong pero triple, pero baka sinasadya lang nila para lang sa pera nila, para sa sarili. Hindi okay yun. Ay, puta na, mahirap magpaliwanag sa ganitong klaseng mga tanong eh. Naitanong kasi ako ng tropa ko doon sa labas. Kung ano daw masasabi ko, nabasa ko rin yung komento niya doon sa ano eh. Sa, ino, kukwento ko lang. Nabasa ko rin kasi yung isang comment niya doon sa isang vlogger na nagbibigay ng tulong. Nag-comment lang siya, tapos naka-mention sa akin. Ay, nako. Kung tatanungin niyo ako na ano, iko-compare ko yung mga vlogger na nagbibigay ng tulong tapos naka-video, mas gusto ko pa sila kaysa doon sa mga gumagawa ng content dito sa social media. Yung nagpapanggap na kunwari nag-aaway, yung inuuto lang yung mga viewers nila tapos yung mga viewers nila nauuto din, ko-comment din, ah, kasuhan mo na si ganito, kasuhan mo na si ganyan. Huli kaya yung mga ibang vlogger na magkaibigan, nag-aaway, nagbabatuhan ng unan, nagmumurahan. Mas gusto ko pa yung nagbibigay ng tulong. So yun lang mga boss, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na upload. Hanggang sa susunod. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung naabot ka rito, salamat. Kung kumabot ka sa video na ito sa dulo na to, ulit-ulit ako, salamat ha. Abang-abang lang kayo sa susunod nating i-upload. Una-una akong maano eh. Sino ba pwede matira? Huwag yung ano ha, bastos ha. Masama yun. Kung minus 10 na tayo, minus 10 tayo sa langit. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Ingat.